Sobrang kapal ng kalawang. Paano natin ito tatanggalin? So, ito ang ating gagawin ngayon. Wala ng kalawang, pero first coat pa lang yan. Lalagyan uli natin. Yes guys, welcome back to my channel. At ngayong araw na to ay meron na sana akong gagawin. Ang kaso, ang problema ay yung ating materialis ay kinakalawang. Kaya hindi matutuloy yung aking gagawin. At ang gagawin natin ay tatanggalin muna natin yung kalawang at bago natin yun magamit. At dahil dyan, share ko sa inyo yung ating gagawin na patanggal. Pangtanggal ng kalawang. Take two. So ayan, ang pangtanggal ng kalawang na binili natin ay share ko sa inyo kung ano to. So ito yung ating gagawin. Let's go na. Ito guys, at meron ako ditong angle bar. Ang kaso, kinalawang sobra dahil ito ay nandyan sa may gilid at nabasa ng ulan. Ngayon, nahayaan ko na, hindi ko na ilagay na ipasok sa loob, kaya yan ay nagkaganyan. O, subukan natin itong ibagsak ng konti para matanggal yung kalawang. Yan. Sa inyo, mapapansin nyo na nanananggal na yung kalawang niya. Ayan. Ito lang naman bandang to. Dahil yung part na to ay naulanan, kaya yan ay medyo mas makapal ang kalawang. Parang may mga flakes na siya or may flakes na talaga. So ang gagawin natin, maingay. May mga nadaan ang motor. Ang gagawin natin ay titikin lang muna natin ang coat ng material. Siyempre ganito, titikin muna natin. Magtiktik kalawang muna tayo para matanggal yung medyo makapal-kapal. So kung ang inyo ay mismong kalawang lang manipis, so hindi mo na kailangan tiktikin yun. Siyempre pag kinalawang, malaking problema natin tuwal sa ating mga window grills, sa ating steel window, sa mga purlins natin at mga trusses. At yun, after natin papukpok ng para matanggal yung mga makapal-kapal na kalawang, so gagamitin naman natin itong steel brush. So ganito lang. At yun, kaskasin lang nating mabuti, idiin lang natin para matanggal yung mga kalawang na nakadikit sa ating bakal o kaya sa steel window nyo, sa grill. So yan, ganyan lang. Magsuot po kayo ng gloves. Ako hindi na ako gumamit, huwag nyo po akong gayahin. Sanay na kasi ang kamay ko dyan. At saka po magmask kayo para hindi nyo masingot yung mga dust. At tapos na natin ang ilalim. Ngayon naman itong kabila. Ayan. So ayan naman, same lang. Kaskasin lang din natin mabuti. Daming kalawang na natanggal, oh. So ayan, kabilaan na steel brush na natin at natiktik. So maganda na. Tanggal na yung mga kalawang. Ayan, oh, nakikita nyo naman. Daming kalawang na natanggal. Oh, next naman ay papunasan natin na ng basahan muna para matanggal yung ating mga kinaskas. At ang gagamitin po nating basahan ay yung tuyo. Huwag po yung basa. Next naman ay lilihahin natin at gagamit tayo ng sandpaper na 80 grit. Lihahin muna nating mabuti para mawala ang mismo kalawang na kalawang na yung mga natira na hindi nakaya ng steel brush. Gagamit tayo ng basahan na tuyo. Stop muna din. Pupunasan uli natin para yung ating mga niliha na kalawang ay matanggal sa, bago natin sa pahiran ng pang patay ng kalawang. Yung mga materials nyo nga pala, huwag yung hahayaang nababasa o nauulanan dahil delikado nga yun, lalo na yung mga bakal na ngayon kailangan natin, hindi natin magagamit agad-agad dahil nga may kalawang. At dahil dyan, so eto na ang ating pangtanggal ng kalawang. Ito ay rust converter.
ng Bronco. Not sponsored, baka naman. So ito ay binili naman natin. Ang presyo nito, murang-mura lang to. So, murang-mura lang. Nasa 200 to 300. Bibili nyo ito sa mga hardware. Marami naman sa hardware. Basta magtanong lang kayo pang tanggal ng kalawang or yung rust converter. Available ang gantong kalaki, 1 liter and 4 liters. Yung galon na siya. Meron namang ibang brand na mas mura pero mas magandang gamitin ito at mabisa. Sa isang pahid lang ay okay na. At next na nga ay ito nga pag-a-apply ng rust converter. Yung ayan, para matanggal na sakto ang ating mga kalawang tuluyang mawala. So gumamit tayo dito ng paint brush na Deco. Shout out sa Hardware Next. Ayan. Dahil sa paint brush na to, yan, gamit ko ay uno lamang. Napakadali lang at gawin lang natin ito na panay-panay or dating-dating para walang maiwan na kalawang. Kailangan ay wet lahat. So yun guys, mapapansin nyo na nag-iba na ang kulay. Tingnan nyo, kanina brown, ngayon naman ay bakal na. Diba? Ayan, maitim na. So patuyuin lang natin ito mga 2 oras para makita natin ang resulta. So yun guys, tingnan nyo naman. Talaga naman wala ng kalawang, pero first coat pa lang yan. Pwede kayong maglagay ng second coat kung gusto nyo. Yan, tulad nyan. Apply nyo lang yan. Pahiran nyo lang uli. And kung okay na po sa inyo yung first coat, so pwede na hindi maglagay. Dahil kita nyo naman sa first coat pa lang, diba? Wala na talaga. As in, tanggal na. Check natin itong kabila. Baligtarin natin. O makita natin, o diba? O kaganda. As in, walang-wala na talagang kalawang. Ang galing. Ayan guys, wala nang kakalakalawang, 'di ba? Napakagandang gamitin tong Bronco na rust converter. At yung pong last ay ang pagpipintura. Pwede niyo pinturahan siya na dahil bakal nga, QDA, lacquer base or yung solvent base ang pwedeng gamitin na pintura. Siyempre, primer muna bago yung top coat. Kailangan natin yung pinturahan para hindi nakalawangin. Tulad ba ng mga window grills, steel window, yung mga trusses natin, yung mga sipar lins. Ayan, kailangan natin yan pinturahan para hindi yung mga paints, di ba, na bakal. And so, I hope na meron na naman po kayong napulot na kahit konti sa ating naibahagi. And that's all for now po. And thank you po for watching. Maraming salamat sa inyong walang sawang pag-suporta.